Hi guys. So ngayon nandito ako ngayon sa Camotes and nasa tabing dagat ako ngayon, guys. Nagpapahangin and wala, naisipan ko kung maggumawa ng video tungkol sa ano ba yung mga duties or responsibilities or trabaho or responsibilidad ng isang site engineer. Para to, guys, sa mga bagong site engineer or mga bagong civil engineer na yung trabaho nila is being as a site engineer. So, sa mga gustong malaman, ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung dapat kong trabahuin? Ano ba yung responsibilidad ko bilang isang site engineer? Disclaimer lang, ito based lang to sa experience, guys, or idea ko bilang isang site engineer, bilang naging isang site engineer din. Dahil nga matagal na din ako sa construction and matagal na akong nagwo-work. Kaya ito ay based sa nakikita ko na dapat kong gawin and dapat niyong gawin din bilang isang site engineer. So, tingin ko una is bilang site engineer, guys, is mostly sa word na site. So, yung oras natin is nasa site. Mostly 70 or 80% na sa trabaho natin is nasa site. Bakit nasa site? Is yun yung responsibility natin, trabaho natin, na i-monitor yung trabaho natin sa site, guys. So, ano bang pag nasa site ako, ma'am, ano bang gagawin ko? Ano ba yung mga ginagawa ng isang site engineer? Una, based lang to ha sa kadalasan, kung ako yung site engineer dati, may binibigay yan na schedule yung boss o may sinusundan tayo na schedule. And may mga hawak tayo na tao or grupo na mga subcon. So, ano ba yung ginagawa ko? Una, chine-check ko. Iti-check natin dapat, guys, yung ginagawa ng tao if nasa target activity ba for this week. So, may target activity tayo niyan for this week. Isa yan sa dapat ginagawa natin na may look ahead schedule or may look ahead activities tayo for the next week na dapat gawin. So, dapat naka-align yung mga ginagawa ng tao natin based doon sa target activity. Yung target activity naman, guys, is naka-align yan sa target schedule natin for the month or for this week. Ano ba yung mga target gawin? Saan natin malalaman yan, guys? It's based yan sa schedule, project schedule na binibigay din ng boss natin. And yun, dapat una yan. Pag nasa site ka, hindi basta-basta na ganito yung gawin nyo, ganyan. Dapat i-align mo yung mga ginagawa, especially ginagawa ng mga tao. And what if, ma'am, na-set up na yung mga trabaho or ongoing na yung tao sa ginagawa nila. So, i-monitor nyo yan, guys, na ano ba yung kinabukasan, ano bang kasunod na gawin, o ano ba yung mga materials na dapat meron for the next day, for that day, ano ba yung mga kulang na gamit. Trabaho natin yan, guys, bilang isang site engineer na alamin yung mga materials base sa pangangailangan and specification na dapat meron, specification na materials na kailangan. Kung okay na yung setup ng tao and yung activities na ginagawa ng tao natin is aligned based sa target na mga schedule na gawin, ano ba yung susunod kong gawin, ma'am? Responsibility natin, guys, bilang isang site engineer na i-check yung quality ng trabaho. Paano ba natin ma-check yung quality in terms of technical aspects, guys? Example lang, in terms of finishing, kasi nasa finishing, mas yung trabaho ko ngayon, guys, is in line with the mga finishing works or masonry works. So, example, sa pag-tiles, trabaho natin as site engineer na yung pag-set ng tiles, guys, is nasa tamang sukat ba yung width or yung area ng isang toilet. Example, toilet, wall tiles. So, always natin yan chine-check, guys, na tama ba yung setting out ng tile setter, nasa tamang sukat pa ba yung shower room. So, isa yan. Yung ginagamit ba na tiles ng tile setter is yun yung dapat na tiles, yung haspin ng tiles, nasa tamang paglagay ba. Yan yung mga bagay na dapat natin
chine-check, a site engineer, hindi porket na iset up mo na yung tao, na ginagawa na nilang trabaho, pabayaan mo na. Trabaho natin guys, na isukat palagi yung ginagawa. Baka lumiit na yung area, ganun. So, yan yun. And yung mga materialis na ginagamit, eh, nasa tamang ratio ba yung pag-mimix, yung semento at buhangin, ganun. Yun. And ano pa, trabaho din bilang na, bilang isang site engineer guys na mag-report. I-report sa boss mo kung ano yung activity sa site. Hindi mo, and ano ba yung mga problema mo na na-encounter mo. Trabaho natin yan guys, na-inform yung boss mo. Bakit? Para matulungan ka din kung ano pa yung kailangan mo and ano pa yung i-improve mo sa trabaho. So, sa amin guys, may group kami through Viber. So, doon may group kami doon. Sinesend namin doon yung mga activities sa site. Doon, nagsisend ng mga engineers yung ano yung mga ginagawa, ano yung target. Bakit kailangan yun? Bakit kailangan mag-report? Yan, isa yan sa kailangan talaga or trabaho ng isang engineer. Kasi, bilang isang site engineer, dapat i-inform mo sa boss mo yung mga ginagawa mo para ma-check niya din if align pa ba sa target schedule ng project yung ginagawa mo. If may mali ba yun sa ginagawa mo. And ma-assess nila if kulang pa ba sa tao yung area mo. Ganun. Kaya bilang isang site engineer, hindi mo pa maintindihan yan na if hindi ka pa gaanong knowledgeable. Tama na bang tao yung ilagay dyan sa kanyang scope para matapos? Kung bago ka pa lang, hindi mo talaga masasabi yan eh. So, ang makakatulong sa'yo dyan is yung head mo or yung boss mo. O sige, so, ito yung boss, ito yung tao ko ngayon, ito yung activity. So, tatanungin ka niyan, kaya matatapos mo ba ngayon? Kung bago ka pa lang sa site engineer, hindi mo yan masasabi agad-agad eh. Kaya kailangan din mag-report para matulungan ka ng boss mo na hindi, tama, ito yung gawin mo, dagdagan natin ng tao. Isa, example lang guys sa ganyang example lang yan kung bakit kailangan din tayong mag-report. Responsibilidad natin bilang isang site engineer na mag-report sa boss natin and inform sila sa mga ginagawa or kailangan mo sa site. So, ano nga yung mga kailangan i-report bilang isang site engineer? Yung activity mo sa site, yan, i-report, isasabihin mo yan. Yung manpower or daily manpower na nandyan sa area mo. And yung mga materials or mga need mo pa na materials, kailangan mo din i-inform yan. And yung updated na materials na meron ka, dapat alam mo yan bilang isang site engineer para hindi ka mabulaga if sa time na kailangan mo na yun na materials, meron ka na agad, hindi mo na sabihin nga ay bibilangin, i-estimate ko pa sir. So yun. Yan yung mga kadalasang nire-report natin bilang isang site engineer. Minsan na pinapa-report sa atin. And ano pa ba? Bilang isang site engineer din guys, dapat alam mo yung mga materials na kailangan mo sa area mo or sa scope of work na hawak mo. Dapat may anticipation ka sa mga materials na kailangan mo. Paano mo magagawa yun? So, dapat marunong kang mag-estimate. Marunong kang mag-estimate. So, example, tiling works. Ano bang kailangan sa tiling works? So, example, semento. If dry pack, semento buhangin. If dry pack method sa floor. Tile adhesive. Tiles. Tile spacer. Ganon. Level bar, kailangan din yan. What if may walang level bar? Yung mga grinder, mga ganon. So, dapat anticipated mo na yung mga materials. Anong klaseng tiles gagamitin? Nung papasok yung technical aspects, dapat based sa plano or based sa specification na hinihingi or nakalagay doon. So, 60 by 60 na tiles, homogeneous, ceramic, mga ganon. Concerned din natin yung mga materials na kailangan natin gamitin. Hindi, wag niyong paabutin na sa time na kailangan niyo doon pa kayo maghahanap or magre-request ng materials. Hindi basta-basta o hindi agad-agad darating yung materials, guys. May mga process pa yan or mga procedure pa yan na dadaanan bago madumating sa site niyo yung materials. So, yun. And, pinaka-last bilang isang, teka lang guys, sa nandito si Dudong.
Hi, guys. Hi, guys. Hi, Mom. Hey, Mommy. Mommy's done talking. I'm talking. Mama's talking, yeah. Hi, Mom. Can I pick some sand? Yeah, what? Can I pick some sand, Mama? What picture sand, Bob? He's digging like this with our fingers. Yeah, with your fingers. You dig with your... Later, I will finish my video first, okay? You just dig in there. So, yung ano pa ba yung kasunod na... So, isa din sa... So, yung sa tingin ko last na trabaho natin or responsibility bilang isang site engineer, guys, is yung safety ng mga workers natin. Hindi porket may safety officer na tayo or safety engineer sa site is hindi na tayo concerned sa mga safety protocols or mga safety na dapat ginagawa or pinapa-implement natin sa site.